Diyos na sa ating may lala. Tanay na po niya tinira, kawang iniingatan, ating dakilahin at sambahin ang sa piging nandok niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating banal na misa, ginugunita po natin si San Benaventura, San Benaventura, obispo at pantas ng simbahan. Siya'y kilala na makaserapim na doktor. Nawa ang karunungan niya ay tumulong sa atin upang lalong lumalim ang ating pagkakilala sa kanya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Benaventura, umulad dawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon, mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming mga ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si Ako Nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako Nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos nina Abraham, Isaak at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, napakita ako sa iyo. Akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaak at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, ng mga Hebeo at ng mga Hebuseo. Pakikinggang kanila. Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa paraon.
sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay, dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ginawa ng puon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto, sila ay itakwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos, sinugo rin niya, pati si Aaron. Ang piniling lingkod sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Bigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumbong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhi ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihin, Panginoong Hesukristo. Ang ating Diyos ay ginagabayan. Sinasamahan tayo sa ating mga pinagdaraanan, problema, suliranin, at para sa atin, may kabigatan ito. Binibigyan tayo ng pampalakas doob sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa ating unang pagbasa sa aklat ng Eksodo, si Moises, ito ang napakagandang pagtatagpo ng tao at ang Diyos. At ang Diyos pinili si Moises. Tinanggal ni Moises ang kanyang panyapak bilang paggalang. Ando ng Diyos sa lumiliyab na punong kahoy, ngunit hindi nasusunog. At nagpakilala ang Diyos. Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ng iyong mga ninuno, Abraham, Isaak, Jacob. At nakita ko ang paghihirap ng mga Ehipsyo sa inyo. May misyon ako sa iyo, Moises. Pupulungin mo ang mga leader. Sasamba kayo sa ilang at palalayain ko kayo mula sa inyong kahirapan. Yun, kahirapan, kabigatan, yung pamato. Ang Diyos ay sinasabayan tayo. Ito'y napakadakilang kwento, epiko, klasiko ng pagpapalaya. Kaya nga yung pagpapalaya ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, tagumpay laban sa kamatayan ay katulad ng pagpapalaya mula sa mga taga-Ehipsyo. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang kaginhawaan, ang magiging magaan, at yung ating mga pinagdaraanan, lumapit kayo. Kayo mga napapagal, mga nahihirapan, mga nabibigatan, mga hindi makatulog, mga nag-aalala, lumapit kayo at bibigyan ko kayo ng lakas upang magpatuloy. Ito ang ating Panginoon na nagsasalita, nakikita. Hindi po madihid, hindi po deadma ang Diyos sa atin. Nararamdaman niya ang ating nararamdaman. Iba na tayo, minsan ay wala na tayong mapuntahan. Di na tayo makaisip. Susuko na lang tayo. Iiyak na lang tayo o lulunuri na lang natin ang kasi paano ka mananalo nito? Ang Diyos alam, sabay tayong magwawagi. Yan, kumapit lamang tayo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Benaventura, meron pantasyang maka, serapim, yung ika nga yung kaalaman ng mga anghel na malinaw na yung kaalaman ng Diyos inahandog sa kanila. Ibig sabihin, tunay na karunungan tungkol sa Kanya ay magtiwala tayo. Ni San Roque, ang mga santong tumutulong tuwing may pandemya, pinapaubaya ko yung may mga sakit kasi po ay may mga humihingi po ng dasal. Marami po mga dasal para gumaling sa COVID-19. Gumaling kasi nakakatakot at nakakaiyak at nakakangamba at kulang na ang aking salita sapagkat tayo iniisip natin ang kanilang kapakanan. Kailan kaya hanggang dumating yon, San Roque, pagalingin mo ang mga kapatid natin nasa salot.
Nawa ang buhay natin, magtiwala tayo na paggagaanin, ginhawa ang pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawain ko kayo. May pananalig sa kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa kanya. Tugon po natin, Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak ang kapahingahan. Kapag kami nabibigatan, ipaubaya mo na tuwi na kaming makatugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang aming kanyang daan ng kapayapaan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na iniahain naming gumugunita kay San Benaventura, upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maasahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Benaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran.
at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, puli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minirapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Ubispo, kanyang katuwang na Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Benaventura. San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, pinagdadasal po namin na may mga may sakit dahil sa COVID-19. San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban na kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawan at dugo ni Kristong nagsipakinabang ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gantimpalaan kayo ng puong Senyor. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Teka lang, hindi pa ako nagdad. Panalangin kay San Roque, nakalimutan ko. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanilang kamahal-mahalang krus. At pinapaubaya ko po sa inyo, San Roque, ang mga kakilala, mga kaibigan, mga kamag-anak kong may sakit ngayon ng COVID-19. Ngayong ikay nilalahati dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ni Lubang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mga hinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nilang mga pangalan sa binyag na ikaw ng ibig at pag-iling krambilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangrihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po rin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Sa kasalanan ng puso.